Good morning mga kaibigan. Ngayon ay didiscuss natin itong about sa pag-aalaga ng baboy. Isang technique mga kaibigan, yung wet feeding ba o dry feeding? Ano ang pinagkaiba ng wet feeding at saka dry feeding at TB? Ang ating topic ngayon mga mahal na kaibigan ay patungkol dito sa ating pag-aalaga ng baboy. Bibigyan ko kayo ngayon ng isang magandang tip. Yung topic natin ay about sa dry feeding at saka wet feeding. Ano ba ang pinagkaiba ng mga paraan na pagpapakain ng mga baboy? Bale, itong nakikita nating mga baboy natin ay 1 month sila nung December 5. December 12 ngayon o 13. Bale, mag 2 months pa lang sila mga kaibigan. Bale, ang ginagawa natin ay yan, pinapakain natin sila ng feeds. Pero dry feeding yung ginagawa natin. Pero after 2 months siguro, magsiship tayo sa wet feeding. Ano ba ang pinagkaiba ng wet feeding at saka dry feeding? Well, yung dry feeding ay kung malakas yung ating water system, kung nakikita niyo yun, ay yung pinagiinuman nila, pwede tayong mag-dry feeding mga kaibigan, basta malakas yung tulo niyon. Kasi mapapansin nyo, pag nakakain tong mga to, dediretso sila doon, iinom sila. Inom, then kain ulit. Sa way na ganun ay, ang advantage ng ganun mga kaibigan ay mabilis lumaki tong mga baboy natin. Pero ang disadvantage nun mga kaibigan ay medyo magastos tayo sa feeds. Yon ang pinagkaiba nun. Kasi ang wet feeding, yung feeds na yan, lalagyan natin ng tubig, ihalo sa tubig. Sa tubig pa lang mga kaibigan ay busog na yung ating mga alagang baboy. Kaya ang technique dyan, 1 or 2 months, magda-dry feeding tayo para mabilis yung paglaki nila. Then, mga 2 months, mga kaibigan, ay shift tayo sa wet feeding. Kasi pag 2 months na to, ay talagang magastos na sa feeds. Yung calculation natin, mga kaibigan, yung 50 kilos na feeds ay umaabot lamang sa kanila ng 1 week. Kasi 9 na piraso tong baboy natin. Yan. Yun yung isang advantage at disadvantage ng wet feeding saka dry feeding. Yung mga malaking company mga kaibigan, kung mapapansin nyo ay naka dry feeding sila hanggang 4 months. Kasi nga siyempre marami silang budget ganun, at malakas yung water system nila. Kaya diretso sila sa dry feeding. Yung isang kaban sa kanila, yung mga malaking kumpanya, or yung iba ay 50 kabans in one day. O ganun karami yung budget nila. At mabilis talaga lumaki pag dry feeding tayo, mga kaibigan. Kasi busog na busog sila. Compare natin sa wet feeding. Pero parehas naman na kwan, parehas silang lalaki. Yung ginawa pala natin, hiniwalay natin dati yung medyo nababansot na tatlo. Kasi hindi sila nakakaagaw ng pagkain dito. Ito sa 6 na to. Ganun yung gagawin natin mga kaibigan. Pag may mga alaga tayong mga baboy at pinagsama-sama sa isang kulungan, yung mga ibang hindi nakakakain ay nababansot sila. Ang the best na gawin natin dyan ay ihiwalay natin sila ng kulungan. Yan. Bali ito, 6 na piraso to. Yung natira, ang gagawin natin ay ihiwalay na natin yung tatlo dito sa bakanting kulungan. Kasi lumalaki na sila. Nagkukulang na yung kanila, pakainan nila. Yan yung gagawin natin mamaya. Yan. Harangan natin yung butas na yan. Para yung tatlo pupunta dito
para malawak silang kan yung kainan nila. Yan, ipapakita ko sa inyo mamaya. Wala kasi maghahawak ng camera natin. Yan naman yung ating mga alagang pato. Gustong-gusto nila yung kan. Maraming tubig. Yan din yung isang technique, mga kaibigan, sa pag-aalaga ng pato. Kailangan nila ng maraming tubig. Kahit konting pagkain lang yan, maraming tubig ay makakasurvive sila. Ito naman yung isang alaga nating baboy, inahin to. Bali, ang isang sign, mga kaibigan, na buntis yung alaga natin ay yan, palagi siyang nakaiga. Parang tinatamad lang siya. Bali, 1 month na buntis to. Yan, palagi siyang nakaiga. Babangon lang yan pag may pagkain. Mamaya, tanghali, papakainin natin. Babangon na naman yan. Saka yung tiyan niya, mga kaibigan, yan, halatadong talagang buntis siya. Yan yung mga alaga nating rabbit. Okay.